po yung mensahe sa iyo ngayong araw. Tignan po natin. Keep in mind na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Tignan po natin ano yung mensahe sa iyo. Meron tayo dito ng destruction. Mayroon tayo ditong healer. At mayroon tayo ditong artist. Pwedeng may nangungulam sa inyo, Scorpio. Ayan. Pwede rin na yung iba naman sa inyo, maalam kayo sa mga spells. Pwede may alam kayo ng mga Latin prayers. Pwede may pamana po sa inyo. May gift kayo. Pero more on, pwede po na mayroong gumagambala sa inyo dito. Scorpio. So, kung iba yung nafe-feel ninyo, ayun. Mayroon nga. Kung mabigat lagi yung pakiramdam nyo, parang lagi kayo nahahapo, nagpa-check up na kayo, wala namang nakikita, walang nade-detect. Tignan po natin. Spirit guide. Tignan po natin. Pagdating sa trabaho ni Scorpio, meron tayo ditong the High Priestess ngayong araw. Meron tayo ditong the Lovers. Okay, so you are divinely protected ngayong araw pagdating dito sa trabaho. So kahit ano man po yung ano yung mangyari dito sa work mo, papabor pa rin siya sa'yo. Yan yung nakikita ko dito. Pero syempre, Scorpio, dapat gawin mo ng maayos yung trabaho mo ngayon. Wala naman ako nakikita na may inggit sa'yo dito. Pero, ito pala. Meron nga palang ng sa'yo dito, no? Pwedeng ito yon yung babae na yon. Ayan o, yung tao na yan. So, pwedeng kasamahan mo sa work to. Kapwa mo artist. Same kayo nito ng profession ng taong to. So, pwedeng yan o. Meron din siyang alam sa black magic. So, pwedeng ginagambala ka ng taong to. Pinapahirapan ka. So, pwedeng katrabaho mo talaga siya, Scorpio. So, bait-baitan to sa harapan mo. Parang pinapaamo ka. So, mag-ingat ka. Protect yourself sa dito sa mga katrabaho mo. Kung sino pa yung pinaka-close sa'yo, yun pa yung may ginagawa sa'yo, Scorpio. Okay? So, okay naman yung trabaho ninyo. Kung ito naman ay sa trabaho lamang. Ayan, okay po. Sabi ko nga sa inyo, you are divinely guided dito sa mga gagawin mo pagdating sa trabaho. Tingnan natin. So, magagawa mo ng maayos yung work mo ngayon. Kasi, ipo-focus mo talaga yung, yung isipan mo dyan. Kaperahan po, meron tayo ditong 6 of Cups. Meron tayo ditong 8 of Cups at mayroon tayo ditong Queen of Pentacles. Ayan, ang ganda. Meron kang babalikan dito. Scorpio, pagdating sa iyong pera. So, pwedeng may mga nangutang sa iyong kaibigan mo, sisingilin mo na sila. Masisingil mo ba sila? Tingnan nga natin. Iba kasi nyo, nahiya pa kayo mga Okay, the Fool. So, parang hindi, pababalikin ka lang. Akala kasi ng mga taong to, ito, mapera ka, Scorpio. Yung iba naman sa inyo, talagang magaling naman kayo mag-handle ng finances ninyo. Kaya lang kasi, syempre, kailangan mo din naman ng pera, tsaka inutang yan sa'yo. So, dapat talagang bayaran. Yun nga lang kasi, parang lolokolokohin ka pa. Ayan o, the Fool. Oo. So, kailangan mong tiyagain ang pagsingil sa mga taong ito. Pagdating naman sa finances mo, ito, meron ka ng tinitigilan. Maaring na-addict ka sa isang bagay. Sa isang pinapanood mo, na ginagastusan mo, sa isang laro, na ginagastusan. Ayan, mga online games yan. Ngayon, titigilan mo na to. Pwedeng nakita mo yung value niya, or nakita mo na wala pala siyang value. So, parang nagising ka ba sa katotohanan na kailangan mong magtipid, Scorpio? Tignan naman natin pagdating sa iyong business. Kung may business po kayo, meron tayo ditong Page of Wands. Ano pa po, Spirit Guide? Meron tayo ditong Eight of Wands. At mayroon tayo ditong The Fool. So, pagdating naman po sa inyong business, medyo paisi-isi lang kayo dito. Pagdating sa business ninyo, kasi alam nyo na kayo yung nilalapitan ng tao. Pwedeng yan yung business nyo, or sabihin natin na dinadala nyo yung business kasi parang may pag-travel pala dito.
So parang dinadala nyo yung business ninyo sa ibang lugar. So, 'di ba? Pag dinala nyo, kunwari nandito na kayo sa sentro, kayo na yung nilalapitan. So, maganda po yung business na ganyan. Sabi natin yung mga rolling ay yung mga cart, mga stall, mga sabi natin kunwari yung nag-fishball, 'di ba? Malaki din kaya yung kinikita nila ngayon. Ngayon kaya malaki pa din yung kinikita nila. Kasi 'di ba ang mahal ng asukal. So, 'yan, pero itong business mo, sabi natin na nakakapag-enjoy ka pa. 'Di ba? Kumikita ka na, nag-enjoy ka pa. 'Yan yung business ng karamihan sa inyo, Scorpio. So, ibig sabihin, mahal niyo talaga 'tong negosyo ninyo. Mm-mm. Hindi lang siya basta negosyo. Mahal nyo talaga to. Pwedeng first love nyo to. Tignan natin. Pagdating naman sa iyong love life, para po sa mga single, so may possible na manliligaw dito or kayo to, kung kayo po ay single, kayo ay lalaki, pwedeng kayo yung manliligaw naman dito. Tignan natin. So, there is a lot of effort na binibigay nyo sa taong to. Tingnan natin, pagdating naman sa mga in a relationship, so may awayan dito. Nag-aaway kayo ng person mo, pwedeng kaaway mo din yung family niya or yung sister niya. Tingnan natin, Scorpio, pagdating naman sa mga sa mga married, meron naman tayo ditong, bakit ganun? Parang ang daming married na inaabandona, iniiwan. So kasi there is coldness na fall out of love na sa'yo dito yung person mo. Or pwedeng tingnan mo, meron kasi siyang iba. Kaya, yun, nabaling yung attention niya dun sa ibang tao. So, yun lang po yung mensahe sa'yo, Scorpio. Maraming maraming salamat po. And see you again on my next video. Bye-bye po and more blessings to come.